Hi guys! So ayan, for today's vlog, ayan, as you can see, nililinis ko muna tong karne ng baboy. Ayan, hugasan-hugasan muna natin niya para luminis at mawala ang kanyang mga libag-libag ng baboy na yan. So, ayan, dalawang beses ko siyang hugasan hanggang sa luminis na siya at mawala yung kanyang medyo lansang amoy. So, ayan, after nyan, ay papakuluan ko na siya ng Dairy Life. And then, ayan nga pala, pinakuluan ko muna siya. And then, tapos, medyo sinangkutsa ko muna siya. Kasi may gagawin ako dito. May gagawin ako ngayon dito sa may sinigang na baboy. So, igigisa ko kasi sa bawang at sibuyas. First time ko siyang gagawin, guys. So, ayan, magbabalat muna ako ng sibuyas at bawang. Ayan, at pinagayat ko na nga itong sibuyas. First time ko lang itong gagawin sa lulutuin ko ngayon sa sinigang. Ayan, at ginayat ko na nga itong bawang. And then mamaya, igigisa ko na siya. At meron nga pala ako ditong gulay na ilalagay sa sinigang na baboy. Meron akong labanos, pechay, gabi, kamatis, siligrin at talong. So, nagayat ko na rin pala itong kamatis. And mag-start na tayong mag-gisa ng bawang. So, ayan, ginigisa ko na ang bawang. Medyo pagbabrowning ko lang siya. Ayan. Ayan, at pwede na sigurong lagyan ng sibuyas. Kasi isasangkutsa ko naman yung karne. Magbo-brownies naman yung mga yan. Ayan, and kung mapapansin nyo, onting mantika liniligay ko kasi bawal sa akin yung oily foods. So, ayan, nilagay ko na nga itong kamatis. Ginayat-gayat ko rin niyang kanina. And then, mix-mix lang hanggang sa mag-brownies na rin siya. At pag okay na yung mga gulay, ayan, pag okay na yung mga bawang sibuyas na yan, ilalagay ko na ang karne ng baboy. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, imi-mix-mix nyo lang yan hanggang sa mag-brownies. Pagkaya rin yan, pwede nyo nalagyan ng sabaw. And ito, first time ko lang ginawa. Kasi may napanood kasi ko sa video na pwede na pala siyang gawin igisa-gisa muna sa bawang sibuyas. Pero, sinigang na baboy yan, mga kamami. Ayan, igisa-gisa mo lang siya ng ganyan. And ayan na nga guys, kung mapapansin nyo, nagbabrownies na yung baboy na nilagay natin. And then ayan, nalagyan ko na lang siya ng tubig. Ayan, nilagyan ko siya ng tubig na sabaw para pagkulong niya, nalagyan natin siya ng mga iba't ibang gulay na ginayat-gayat ko kanina. So ayan, pinapagayat ko nga pala sa asawa ko yung gabi kasi para mabilisan dahil tinatamad ako ng medyo-medyo part na yan. Kasi nagugutom na ako dyan galing kasi kami sa ospital, nagpa-check up ako. So ayan, ayan, tumirik pa nga ang mata. And then, ayan, nilagay na nga niya yung gabi, hindi man lang niya hiniwa. And anyway, dudurugin ko na lang yan mamaya pag kumulo siya. And then, ayan nga, hinalo-halo ko lang siya ng very, very light. And then, makukuluin ko lang yan ng bongga mamaya at ilalagay na natin yung mga iba't ibang gulay. And ayan, kumulo na nga siya ng bongga. And then, kung mapapansin niyo, hindi ko pa yan natitimplahan kasi nga,
Ayan, pinakulo ko muna. So, nilagyan ko lang siya ng konting patis. Ayan, at saka magic sarap. Siyempre, magic sarap. Pag walang magic sarap, hindi masarap. Kaya nga, magic sarap. And then, ayan, pakukuluin ko lang ulit. At sa tingin nyo, okay naman na siguro yan. And then, pakukuluin na lang ulit. And ayan na nga guys, ito nga pala yung mga gulay kanina, bali hinugasan ko na nga yan. Inuna ko nga tong labanos kasi matagal yung lumambot. Ayan, nilagay ko lang muna lahat din yan. And then, sinet aside ko muna yung ibang gulay kasi yan yung kailangan nating unahin, yung labanos kasi nga medyo matigas yan. Guys, may nahalong talong, tinanggal ko muna kasi malulusak yun. And then kung nakita niyo yung gabi yan, nilurak-lurak ko na siya, pinisil-pisil ko na siya. And then ayan, kumukulo na nga yung sinigang na baboy. And then sabi ng asawa at anak ko, nagugutom na daw sila. Mas nagugutom ako kasi naaamoy ko. Ayan, nilagay ko na nga itong pechay para, kasi yung pechay matagal din siyang lumambot, no? So unahin nyo yung pechay at ihuli nyo yung pang-asin. Kasi once na nilagay nyo agad yung pang-asin dyan, kukunat siyang pechay na yan. Hindi yan lalambot agad. Kaya kailangan mga gulay muna tapos ihuli yung pang-asin. And then nilagay ko na itong sili. Gusto ko kasi maanghang talaga. Mahilig kasi ako sa maanghang ng mga pagkain. Huwag naman yung sobrang anghang, yung saktong anghang lang, no? Ayan, ganyan ko lang, nilubog-lubog ko lang siya, tapos tinikmang ko lang siya ng bird life. And then ayan, nilagay ko na nga itong talong. Ayan, yung talong pala na yan, bigay lang yun sa amin kanina umaga. Ayan. And then, minix-mix ko na nga lang siya. Ayan, maluluto na kasi yan. So, ang hinalo-halo ko lang. Parang nakukulangan ako sa sabaw kasi punong-puno na yung pinaglutuan ko. And then, nilagyan ko lang yan ng konting sabaw kanina. At, ayun lang, papakuluan mo nga lang ulit. Tapos, hintayin mo na nga lang siyang kumulo ng kumulo. Ayun. And ayan, luto na yung talong. So, ito na kung nakita nyo, nilagay ko na ang norsinigang pang-asin. Hinuli ko talaga yan, guys, kasi nga, hindi maluluto yung pechay. Kaya kailangan ihuli mo yung pang-asin or kahit anong pang-asin pa yan, sampalok na bunga, ganun. Kasi ako, nakalimutan ko kasi bumili ng sampalok na bunga. May stock naman ako ng sinigang na pang-asin. So, yun na lang yung ginamit ko. And then, naglagay nga pala ako ng siling labuyo. Ayan, dalawa nga pala yan na malaki. Nilagay ko na rin para pag kumulo, maanghang na siya. And kung makikita nyo, no, lutong-luto na siya. Tatakpan ko lang yan mamaya. At pwede na kaming kumain. Pwede na kaming mag-dinner. Kasi nagugutom na talaga kami. And ayun lang guys. Sana ay natutunan nyo kung paano magluto ng sinigang. Ayan guys, kakain na nga pala kami dito ng pamilya ko. Ayan yung asawa ko. Yung anak ko na doon sa kamila. Hindi nakakita sa camera. So ayan, kung makikita nyo, malalaki yung hiwa ng karne. Kasi nga, pinahiwayan ng asawa ko doon sa nagtitinda ng karne sa pinagbilan namin. So, ayun lang guys. At sana ay may natutunan kayo sa pagluluto ko. Ayun lang. Thank you for watching guys. See you on my next video. Bye guys. Don't forget to follow my page. Thank you. Bye.